Ano ang pampamilyang relihiyon? September 16. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, alisin ninyo ang mga banyagan Diyos na nasa inyo at maglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga suot. Genesis Kabanata 35, Talata 2. Ang relihiyon ng pamilya ay binubuo ng pagpapalaki ng mga anak sa pag-aalaga at pagpapayo ng Panginoon. Ang bawat isa sa pamilya ay dapat tustusan ng mga aralin ni Kristo at ang interes ng bawat kaluluwa ay dapat mahigpit na bantayan upang si Satanas ay hindi makapaninlang at makapagpalayo kay Kristo. Ito ang pamantayang dapat hangaring abuti ng bawat pamilya at dapat sila maging determinadong hindi mabigo o mapanghinaan ng loob kapag masigasig at mapagbantay ang mga magulang sa kanilang pagtuturo at sinasanay ang kanilang mga anak na nakatutok sa kalulatian ng Diyos, nakikipagtulungan sila sa Diyos at ang Diyos ay nakikipagtulungan sa kanila sa pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga anak na alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. Ang pagtuturo sa reliyon ay nangangahulugang higit pa sa ordinaryong pagtuturo. Nangangahulugan itong kailangan mong manalangin kasama ang iyong mga anak na tinuturoan sila kung paano lumapit kay Jesus at sabihin sa Kanya ang lahat ng kanilang ninanais. Nangangahulugan itong dapat mong ipakita sa iyong buhay na si Jesus ang lahat sa iyo at ang Kanyang pag-ibig ay ginagawa kang matiisin, mabait, mapagpasensya, ngunit matatag sa pag-uutos sa iyong mga anak na sumunod sa iyo, gaya ng ginawa ni Abraham. Kung ano ang pag-uugali mo sa iyong buhay sa tahanan, gayon ka nakarehistro sa mga aklat ng langit. Ang mga magiging banal sa langit ay dapat muna maging mga banal sa kanilang sariling pamilya. Kung tunay ngang mga Kristiyano ang mga magulang sa pamilya, sila ay magiging kapaki-pakinabang ng mga miyembro ng iglesia at magagawang magsagawa ng mga gawain sa iglesia at sa lipunan ayon sa parehong paraan kung paano nila pinangangasiwaan ang mga alalahanin sa kanilang pamilya. Mga magulang, huwag hayaang maging isang profesyon lang ang inyong relihiyon, ngunit hayaan itong maging isang realidad. Sa bahay inilatag ang pundasyon para sa kaunlaran ng iglesia. Ang mga impluwensyang namumuno sa buhay sa tahanan ay nadadala sa buhay sa iglesia. Sa makatwid, dapat muna magsimula sa tahanan ang mga tungkulin sa iglesia. Kung mayroon tayong maayos na relihiyon sa tahanan, magkakaroon tayo ng mahusay na reliyon sa pagpupulong. Hawakan ang kuta sa bahay. Italaga ang iyong pamilya sa Diyos at magsalita at kumilos bilang isang Kristiyano sa tahanan. Maging mabait at mapagpasensya at matiisin sa tahanan. Nalalaman kayo'y mga guro.